malungkot at tutulo ang luha niya kapag ikaw ay hindi niya makakausap o hindi kanya matatawagan. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi maniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala in gusto mag-try. So ngayon po, sa lahat po ng mga nag-comment po sa aking mga videos dito po sa loob ng aking channel, sa mga nagre-reply po sa inyo na dinadala kayo sa WhatsApp, huwag na po kayo maniwala doon dahil upang iwas kam po tayo. So ngayon po ay gusto nyo ba na malulungkot or malungkot ang inyong partner, malungkot ang inyong target or tutulo ang kanyang luha kapag ikaw po ay hindi kanya matawagan, hindi kanya makausap. So gawin ninyo po ito upang si partner ninyo ay talagang mag-aalala at hindi mapakali hanggat hindi kanya makakausap. Ito ay pwede mong gawin sa parihas, sa kasarian, babae to babae at lalaki to lalaki. Syempre sa ating babae at lalaki. And pwedeng-pwede din po itong gawin sa inyong mga kamag-anak. Yes po. Pwedeng-pwede ninyo itong gawin sa mga kamag-anak or pwede ninyo itong gawin sa mga taong nagkakautang sa inyo. Ngayon po, ang inyong gagawin lamang or ang ating kailangan lamang dito na gamitin upang magawa natin ito, kailangan nyo lamang dito maghanda ng isang baso. Baso na clear at babasagin po ito. Yun po ang ating kailangan. Baso na clear at babasagin po dapat. Ngayon po, kapag ready na itong baso na ating gagamitin, ang isunod po ninyong i-ready isang inyong sarili. Kailangan po ninyo dito na mag-isa kayong gumawa at wala pong dapat na makakadistract sa inyo. Wala pong dapat na nakakaalam na may ginawa kayo para sa inyong target, para sa inyong kamag-anak, sa inyong mga anak, sa mga taong nagkakautang sa inyo. Gawin po ninyo ito at kailangan na buo po ang inyong loob sa paggawa nito ay may lubos kayo na paniniwala. Ngayon, kapag ready ka na ay pwede mo na itong simulan. Ganito lamang ang inyong gagawin. 11 times po. 11 times po, dito yung baso na ito itapat nyo lamang dito sa inyong baba. Itapat nyo lamang dito sa inyong baba at sambitin po ninyo ang inyong target. So, ganito po. Pangalan, apelyedo, at isunod mo po, malulungkot ka at iiyak ka hanggat hindi mo ako matatawagan. Pangalan, apelyedo, malulungkot ka, iiyak ka hanggat hindi mo ako matatawagan. So, 7 beses or 11 times po ito na sasambitin mo ng paulit-ulit. Again po, dapat hindi ka po malalagpas sa 11 times na paulit-ulit or hindi ka magkulang. Dapat po sa pagkasambitin nyo, yung kamay ninyo ay nakakount po. Dapat ganito po, pangalan, apelyedo, luluha or malulungkot ka, iiyak hanggat hindi mo ako matatawagan. Pangalawa po, pangalan, apelyedo, malulungkot ka at iiyak hanggat hindi mo ako matatawagan. Hanggang sa matapos ang 11 times na pagkasambit nito. Dapat po focus sa pagsambit at dapat yung isip ninyo habang sinasambit ninyo ito ay nasa iyong target po dapat. Nasa kanya po dapat ang inyong isip. Nakafocus kayo sa kanya at dapat focus din po dito sa inyong sinasambit. Dapat po ay maramdaman niya kaagad dahil dito mabilis itong gumana kapag ito ay inyong ginawa. Basta't nagagaling lamang sa inyong puso ang inyong mga sinasabi. So, pagkatapos ng 11 times sa pagkasambit, yung kanyang pangalan, apelyedo, at yung ating magic words na malulungkot ka, iiyak hanggat hindi mo ako matatawagan, ang gagawin niyo po, itong baso na ito, ilagay niyo lamang dito sa inyong palad. At habang nasa iyong palad ito,
dapat po ay binivisualize ninyo siya, iniisip ninyo siya, mas maganda na pumikit kayo upang maisip mo yung mukha niya at mabilis ito niyang mararamdaman. Ngayon, pagkalipas ng mga ilang minuto, ang baso na ito, humanap kayo na medyo mataas na bahagi na pagpatungan nito. Paglagyan itong baso nito, dapat po ay nakataob lamang doon sa inyong pagpatungan ng baso na ito. Hayaan ninyo siya, huwag ninyong kunin hanggat hindi pa siya tumawag sa inyo. So, ayun po, kapag siya ay tumawag na, pwede nyo na itong kunin at hugasan po ang baso na inyong ginawa or ginamit. So, pwede ninyo siyang gawin sa kahit anong araw at kahit anong oras kung gustuhin po ninyo or gusto po ninyo or malakas yung energy ninyo. So, ayun po. Wala pong problema kung anong oras mo siyang umpisahan, anong araw mo siyang umpisahan, wala po itong problema. Basta gusto niyo po itong gawin at malakas yung energy ninyo na para pag hinihila kayo na gawin ninyo ito. So, ayun po. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.